sa Metro Manila ay mahal na mahal ko ang bayan ko. Dahil kilala ko, dito ako lumaki, dito pinanganak ang mga ninuno ko, kaya mahal na mahal ko ang bayan ko. Balot. Ano? Balot? Balot. Balot. Yung balot. Balot. Balot, capital of the Philippines. Ito ang bansag sa bayan ng Pateros. Ang kwento ng Pateros ay nagmula sa ilog na pumapalibot sa maliit na bayang ito. Noong panahon ng mga Kastila, ang bayan ng Pateros ang natatanging supplier ng itik sa Kalakhang, Maynila. Ngunit ang ilog ay hindi lamang pinagmulan ng industriya ng pagbabalot at pag-iitik. Ito rin ang pinagmulan ng kasaysayan ng bayan, ng mga alamat, ng tradisyon at ng paniniwala ng mga taga-Pateros. Ang historiador na si Elmer Nocheseda ang masusing nagsaliksik ng kasaysayan ng bayan ito at naibahagi niya ang istorya nito sa kanyang libro na Pateros. Ang Pateros ay isang lumang bayan dito sa Metro Manila. Ito ay lumaki bukat sa ilog. Ang bayan ng Pateros noon ay dating tinatawag na Aguho, barrio sa Nampasi. Ang Aguho ay isang puno na malaki na tumutubo sa gilid ng ilog. At dahil sa ilog na ito na nagkoconnect sa kanya sa Manila, sa sentro ng kalakalan at politika ng edukasyon sa Pilipinas, ay nakabuo siya ng isang industriya na nagsusupply ng itlog ng itik sa syudad. Ang mga mag-iitik ay tinatawag na pateros sa salitang Kastila dahil ang mga pato naman ay ang salitang Kastila na ibig sabihin ay itik. Pero nang dumami ang mga mag-iitik ay tinawag na itong Pueblo de Pateros o bayan ng mga mag-iitik. At dumami ang mga itik sa Pateros na masigit pa ang populasyon ng itik kaysa sa tao. Kaya mas maraming itik sa Pateros kaysa sa tao nung panahon ng Kastila. Pero ngayon, ni isang itik ata ay wala tayong matatagpuan sa ilog. Dahil lumipat na ang pag-iitik sa ibang lugar na gaya ng Laguna, ng Bulacan, ng Nueva Ecija at ng Pampanga. Ang balot ay isang Filipino delicacy na kilala at pinagmamalaki ng mga Pinoy sa buong mundo. Ang kasaysayan ng balot ay nagsimula pa noong 1570s dahil sinasabing ang mga itik ay naninirahan na sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila sa Luzon. At ang tawag daw sa proseso ng pagpapaitlog ng itik ay pagsaseho. Dahil tamad ang mga itik na maglimlim ng mga itlog, ang mga empolyador o mambabalot na mismo ang naglilimlim ng mga ito gamit ang balutan. At ang sining ng pagsaseho ay ilang taong pinerpekto ng mga mambabalot. Kinakailangan ng 28 araw para mapisa ang itlog. At dahil hindi raw makapaghintay ang mga taga-Pateros sa pagpisa nito, pinaiksi nila ang proseso sa pamamagitan ng paglalaga ng mga itlog sa 18 araw nito. Ang itlog daw na eksaktong 18 dias ay ang perpekto at pinakamasarap na balut. Ang tawag dito ay balut sa puti. Kahit lumipas na ang ilang dekada ay buhay na buhay pa rin ang pagbabalot sa Pateros. At ang isa sa nagmana ng tradisyon nito ay si Tatay Rudy, na bata pa lamang ay natuto ng gumawa ng balot. Naano ko eh na magandang hanap buhay ito unang-una. Sarili mo ito eh. Nakita ko kung paano kumikita ang balutan. Napag-aralan ko yan. Bagamat umunlad ang industriya ng balut, hindi daw biro ang trabaho na ito. Mahirap ang pagbabalut eh. Unang-una, wala kang pahinga rito. Kahit may sakit ka, hindi pwedeng hindi ka papasok para magtrabaho rito. Kasi mamamatay ang mga balut. Iba ang balut Pateros kaysa balut sa ibang lugar. Ginagalaw ko yan, magatapon. Binabaliktad kung tawagin namin kasi ito, mga 10 ganito yan eh. Para kumilos ang sisew sa itlog. Tsaka sila, bata kong naglabas ng balot,
kami 18, sila 15. Malaki pagkakaiba, no? Maliit na maliit ang sisiyo, no? Yung sa amin naman, malaki. At katulad ni Tatay Rudy, isa si Bong sa patuloy na pinagyayaman ng mga tradisyon sa Pateros na bunga ng kanyang pagmamahal sa sarili niyang bayan. Ngayon, bakit sa Pateros lang merong pag-iitek at merong paggawa ng balot? Kasi ang ginawa ng mga ninuno namin, para iwasan ng mga taga-Tagig o ng mga taga-Pasig ang paggaya ng negosyo, gumawa sila ng chismis. Pinagkakalat nila, pag alaga ka ng itek, magkakaketong ka. So yung industriya ng pag-iitek, andito lang. So iyan ang isa sa mga kultura o pagkatangian ng mga taong taga-Pateros, mauutang. So hindi mawawala yung mga kinakain ng ating mga ninuno. Ang Balaw-Balaw Restaurant ay naging bahagi na ng Angono. Winning is female bowler of all time. Oh. When I stand on the lane, patabi ko ibang countries, I have to be the best. It pains us to say that bowling is declining here in the Philippines, but you have four out of five world champions. Doon sa lahat na yan, sa journey mo na yan, you achieved much as an athlete. Sabi ko nga, mahirapan tayo niyan. Ano yung gusto mo pang ma-achieve? To be able to see the dominance of bowling back. Hindi lang balot ang maipagmamalaki ng Pateros dahil umusbong din ang iba't ibang industriya sa bayan na ito, kagaya na lang ng alfombra. Ang mga alfombra sa Pilipinas ay orihinal na nagmula sa Pateros. Like walking on carpet, ang sikat na paglalarawan ng mga tsinelas na ito. Dahil ang alfombra ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay carpet. Ito ang ginagamit na material sa swelas ng mismong tsinelas. Napanatili ang kalidad ng alfombra dahil sa metikulosong proseso na sinusunod ng mga manggagawa na ipinaglinang rin nila sa paglipas ng panahon. At ang tindahang ito ang isa sa mga natitirang paggawaan ng alfombra sa Pateros, ang Footprint Alfombra na pagmamay-ari ng pamilya Telang. Nag-start ito 1985. Nasa abroad pa ako ng time na yun. Nagkaroon ng idea yung kapatid ko, si Larry, na nakikita niya yung potential doon sa tsinelo, sa alfombra. Sinuggest niya sa akin na mag-start kami ng business. Yung time namin, doon nagkaroon ng development, ng innovation doon sa paggawa ng alfombra. Dati, ang alfombra noon, pag sinabi mo alfombra is ano lang eh, kulay maroon lang yung tapakan, kahit anong kulay yung ibabaw na itrada, basta yung tapakan niya maroon, yun yung alfombra. Medyo nag-pick up siya, late 80s, 1989, pumick up na siya unti-unti. Nga sa umabot yung peak na talagang almost 24 hours nagtatrabaho. Mga tao. Hindi lamang konti yun, kundi may 20 yung tao namin ang katrabaho dyan.
So maganda yun, ganda yung time na yun. At syempre, everything that goes up comes down. So, andun na yung trend. Medyo hindi nasuportahan tumaas. Hindi nasuportahan. Kaya nakita mo, karoon ng decline. At ngayon nga, yun, parang bumabalik ulit sa umpisa. Which is, hindi namang mga anak ko na nagtutuloy. Pero kung sasabihin mong dahil na-saturate yung market, hindi pa. Hindi pa na-saturate ang market. Kasi marami pang hindi nakakakilala sa Alfombra. Ipinamana ni Gregorio ang pagpapatakbo ng Footprint Alfombra sa kanyang anak na si Eunice. Tagline po ng Footprint is Legacy of Quality that Never Fades. Kasi po ang Alfombra, kilala nating matibay po yan. Kahit taon ang lumipas, ikaw na magsasawa sa Alfombra. So yun po yung legacy na iniwan ng grandparents namin sa amin na huwag po kaming sasabay sa kung ano yung nasa market ngayon na mumurahin. Andun pa rin yung quality ng Alfombra. Isa po sa goal namin is makilala siya. Yung quality na yung binibigay niya, hindi po nakikilala pa ng mas maraming Pilipino. Kaya po, hindi kami tumitigil hanggat hindi namin naabot yung mga taong hindi nakakilala dito. Bagamat ang Pateros ay tila isang maliit na probinsya sa loob ng Metro Manila, nananatili itong buhay dahil sa mga taong pinagpapatuloy ang mga tradisyong ipinamana sa kanila ng mga ninuno. At isa na dito ang sikat na restaurant sa Pateros na nagsimula pa noong 1930s. Dito matitikma ng mga lutong bahay na may tatak Pateros. Ang Dos Hermanas. Nag-start siya 1960s. Yung dito sa Pateros, yung nag-start noon, lola ko. Pero yung original branch niya is from Pasig. So nag-decide sila mag-branch out dito sa Pateros. And ayun, nagtuloy-tuloy na. Third generation na ako. Na, nung tumanda na yung lola ko, pinasa sila sa mommy ko din sa mga kapatid niya. Nag-start kami dito as Dos Hermanas Food Express 2013. Yung mga dishes dito, recipe pa nung sa lola ko pa, and medyo ini-improve lang namin to fit the taste of the new generation. Sa mga nag-establish before na nung sinauna pa, Dos Hermanas na lang kasi yung iwan. Marami kaming regular customers, matatanda na yung iba na ipasa na sa mga anak at apo nila. May bumabalik dito, mga bata pa. Kasi dito daw sila pinalaki ng mga parents nila. Yung food dito, dun sila lumaki. Ang ilog ng Pasig ay nabubuo yan ng maraming mga pinaniniwalaang mga parang deity o mga goddess. Sabi ko nga, oo nga, no, wala nang isinisilang na alamat sa maraming ilog. Ang alamat, ang matandang kwento ay bumubuka lamang sa pristine na quality, sa malinis na quality ng ilog. Ipapakita ko ang aking talento sa pagsasayaw at ipapakita ko rin ang kahusayan at kagandahan ng sining at kultura sa Pilipinas.
Ang pateros ay binabalot ng iba't ibang kwento ng bayan. At dahil sa pagmamahal ng mga tao sa kanilang kasaysayan, nananatiling progresibo ang maliit na bayang ito. Maging ang kanilang matatandang paniniwala ay patuloy na pinahahalagahan ng mga tagapateros. Isa na rito, si Bong Kyoge. Ang ilog ng Pasig ay nabubuo yan ng maraming mga pinaniniwala ang mga parang deity o mga goddess. Before the Spaniards came, ang mga ninuno namin naniniwala na sa mga buaya na meron siyang kapangyarihan. Merong kapangyarihan yung buaya sa mga tao. Well, sa ancestor namin, ipanalaw nila doon sa mga buaya, hindi naman talaga mga kaaway. So kapag namamangka sila sa ilog, nagdadala sila ng pagkain at pinasusubuan nila yung buaya. Kumbaga, suhol nila sa buaya para hindi sila kainin. Kasi yung mga pasubo na yon, iniit siya na ngayon sa mga tao bilang pasubo o paalay sa mga tao. At naniniwala din sila sa isang diwata na nag-aalaga dito sa ilog. At nung dumating nga ang mga Kastila at naging Kristiyano na nga, ito ay nagkaroon ng pangalan sa katauhan ni Santa Marta. Bukod sa kanyang pagiging makabayan, malalim rin ang debosyon ni Bong sa imahe ng pateros na si Santa Marta. Si Santa Marta po ay best friend ni Jesus Christ. Kapatid niya si Lazarus at saka si Mary. Nung panahon na nabubuhay pa si Jesus, siya yung laging nagsaserve sa harap ni Jesus ng pagkain. At siya din yung umiyak kay Jesus na hinihingi na buhayin sana si Lazaro. Which is nangyari naman. Sa bayan ng Pateros, ang unang naging debosyon ng mga tao ay kay Santa Marta. Kasi yung hanap buhay ng tagapateros, yung pag-iitik, ay tinulungan ni Santa Marta ang mga tagapateros na paunlarin ito. Ngunit sa kabila ng magandang kwento at alamat ng bayan na ito, napabayaan ang ilog at unti-unting namatay. Ito rin ang siyang naging sanhi ng pagkawala ng industriya ng pag-iitik sa Pateros. Ngunit ang malungkot na pangyayari ay napabayaan ng ilog. Napansin lang anak ko na 7 taong gulang lamang noon na napuno na ng basura ang ilog. Sabi niya, mabubuhay pa ba ang mga diwata at ang mga alamat sa maruming ilog? Sabi ko nga, oo nga, ano, wala nang isinisilang na alamat sa maruming ilog. Ang alamat, ang matandang kwento ay bumubuka lamang sa pristine na quality, sa malinis na quality ng ilog. Bumubuka lamang ang alamat, ang matandang kwento, sa malinis na kapaligiran, sa hindi pa magulong karagatan, sa buo pang kabundukan at kagubatan. Pero oras na masira ang mga natural environment na ito, namamatay pati alamat, namamatay pati ang mga pananampalataya. Pero ito ay naging pagtanggap sa katotohanan nangyayari ngayon na marumi ang ilog, na namatay ang ilog, pero patuloy na binubuhay ang kultura ng nakaraan. Malaki ang naging papel ng pateros sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong panahon ng mga Kastila, isa ang pateros sa unang tumugon sa tawag ng himagsikan laban sa Espanya. Matapos ang panahon ng reform, paghanap ng reforma sa pamalakad ng Kastila, ay nagkaroon na ng parang movement na itatag ang katipunan. At ang mga tagapateros ay nagbuo rin ng kanilang balangay ng katipunan dito sa Pateros. Ang mga naghasik ng pagbuo ng balangay sa Pateros ay nanggaling sa Mandaluyong, si Kalentong. Sa bayan ng Mamangkat na yan ay maraming nag-aalaga ng baka, ng kalabaw. At nagpanggap si Kalentong, si General Kalentong, na bilang komprador ng baka para mag-usap sila ng mga taga-Pateros para maitatag ang balangay magtanggol. At ang namuno ng balangay magtanggol ay si Macario Almeida. Si Macario Almeida ngayon ay ang pangalan ng Main Street ng Pateros.
At sa gabi bago ang araw ng himagsikan, ang ama ng katipunan na si Andres Bonifacio ay nagpadala ng sulat sa pateros upang balaan sila sa pag-aalisang mangyayari. Ang kapansin-pansin na, na sinasalarawan dito sa librong ito na kung ano ang ambyans sa pateros nung panahon ng himagsikan talaga. Nakalagay dito, tahimik ang bayan. Pipe, pero parang may mangyayari. Naririnig ang mga tao, nagdadasal. Bukod sa nagdarasal, nag-iiyakan ng mga bata at saka matatanda. Nakakakilabot. Meron silang iniintay na mangyayari. At yun nga, nagkaroon ng himagsikan. Sinasabi rin na ang isang kumbento noon sa Pateros ay naging pansamantalang taguan ni General Emilio Aguinaldo noong panahon ng Revolusyon noong taong 1896. Noong December 1896, humingi ng tulong ang mga taga-Pateros kay Emilio Aguinaldo na mapalaya na ito sa mga Kastila. Kaya lumusob dito ang pangkat ni Emilio Aguinaldo noong December 30, 1896. At sa pagbabalik ni Aguinaldo sa Cavite, ay maraming sumamang taga-Pateros. Kaya ang tawag nila doon ay Alsabalutan. Nagdinalilak ng mga gamit, mga itlog ng itik, mga itik. At si Aguinaldo ay nagtayo ng kanyang pansamantalang himpilan dito sa Pateros nung nandito siya ng panahon ngayon. Nang sumuko na ang Kastilan ay binenta na nila ang Pilipinas sa Amerika, ay nagsumiklab naman ang gera between Pilipinos and Amerika. At sa gerang yun, ay napasama sa labanan ang mga taga-Pateros noong March 14, 1898. At isa sa mga sumalakay dito sa Pateros ay ang company ng American soldiers na galing sa Washington State. At isa sa mga sundalong Amerikano ay si Charles Nosler. Nabighani siya sa dami ng itik sa Pateros, sa laki ng ilog. At itong si Charles Nosler, sa pagbalik niya, sa panahon ng kapayapaan, matapos ang digmaang Amerikano-Pilipino, ay bumalik ng Amerika. Sa pagbalik niya sa Washington State, ay nakakita siya ng isang lugar na maraming itik at may magandang ilog. Yung lugar na yon ay binili niya at pinangalanan niyang Pateros. Kaya sa Washington State ay may bayan ng Pateros. Ang pagpapanatiling buhay sa mga kaugalian at tradisyon na minanapan natin sa ating mga ninuno ang siyang sinasalamin ng mga taong patuloy na nagmamahal sa sariling bayan. At silang patuloy na pinagyayaman ng ating mga kultura ang mga modernong bayani na kailangan ng ating bansa. Ang pinangako ko si Lola ko hanggat ako buhay or hanggat kaya ko, itutuloy ko siya. Isa rin kasing kagusto ako bilang Pilipino, yung tangkilikin mo yung sariling gawang Pilipino. Hanggang ngayon, kahit ako, hindi ko maipapaliwanag sa iyo sa salita kung ano ba meron dun sa panata at ganun siyang kalalim at may epekto siya sa akin. Na parang sinasabi ko sa sarili ko, hanggang kamatayan ko, gagawin ko. Dapat kasi sa bawat Pilipino ay magkaroon ng tinatawag nating sense of nationalism. Lahat tayo dapat nagmamahal sa bayan natin. Na hindi mo mamahalin ng isang bagay na hindi mo kilala, na wala kang alam. Hindi mo mamahalin ng isang tao kung hindi mo siya kilala bilang mahal mo. Hindi mo pagtatanggol ang isang bayan hanggang mamatay ka kung hindi mo kilala ang bayang pinagtatanggol mo. Ako ng isang larawan, isang magandang kwento ng bayan ko, na kahit pala ito maliit na bayan, ay hitik ito sa kasaysayan at pananampalataya at mga kaalamang bayan at mga kwentong bayan.